Bawi ako next time, Lord. Making up for a shortcoming is a human thing. Hindi ka nakasipot sa usapan ninyo ng kaibigan mo and you say, bawi ako next time, ha? Lilibre ka na classmate mo. Ayaw niyang tanggapin ang share mo sa bill. And so you say, uy, bawi ako next time. You accidentally spill the friend's secret to others and you appease her. You say, bawi ako. Yung ibang secrets, di ko na nga talaga sasabihin sa kanila, promise. Nakalimutan mong sundin ang utos ng magulang mo na itapon ng basura, kaya uunahan mo na para makalusot sa consequences by saying, bawi ako, ma. Gusto mo ako na rin magdilig ng mga halaman, eh. We might not have verbalized it to God, but a part of us has the tendency to make up for our sins. To atone for something that we know upsets the Lord, bumabawi tayo. Somehow, ito rin ang mentality behind self-harm at penitensya. Para makatakas sa consequences from the Lord, inuunahan na natin siya at tayo nang nag-iisip ng ibang paraan ng pambawi. Pero ang hinihintay ng Diyos na gawin natin ay aminin ang ating kasalanan. Ang buong Awit 32 ay tungkol sa paghahayag ni David ng kasalanan at kapatawarang iginawad sa kanya ng Diyos dahil hindi na siya naglihim. Ganito rin ang sinabi ni Apostle John, "Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat Siya'y matapat at matuwid." Matuwid ang Diyos. Alam niyang hindi natin kayang gumawa ng anumang bagay para makabawi sa mga pinagagawa natin laban sa kalooban niya. Kaya binigay niya si Jesus bilang atoning sacrifice for our sins. At tapat siya sa ipinangako niyang kapatawaran para sa mga magsisisi, aamin, at magtitiwala kay Jesus na siyang naparusahan para sa ating mga kasalanan. Let's pray. Dear Lord, I admit that I have sinned and I seek your forgiveness. Hindi na po ako nagpapalusot. Thank you, dear Jesus, dahil sapat na ang iyong naging sakripisyo para mapatawad ang lahat ng aking mga kasalanan. Para sa ating application, basahin mo uli ang 1 John chapter 1 verse 9. At pagtuunan mo ng pansin ang mga katagang Siya'y matapat at matuwid. Purihin mo ang Diyos dahil sa mga katangian niya ito. Kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin. Mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Ako'y nagpasyang sa iyo'y ipagtapat at mga sala ko'y pinatawad mo lahat. Mula sa Awit 32 verse 5. This is Miriam Kiambao Roberto. Pagpatawarin tayo ng Panginoon lahat.